ay hinaharap natin na budget for today is for this month sana, yun nga makapagpataas tayo dun sa ibaba natin sa kasi inaabot tayo ng ano ng baha guys. So itong salamin ko na to guys, kinagat kasi to ng aso. So hindi ko alam kung makakapagpagawa pa tayo ng bago. So yun nga guys, ang dami nating ano yun na nadaanan na budget ngayon. So natutuwa ako at napaka-thankful ko kasi nakatawid tayo. Kasi imagine niyo ang hirap, 'di ba? Ang hirap ng ano ngayon pera. Kaya nga minsan ang thinking ng tao 'yan, kagaya na ay working ako. Kaya akala ng mga tao, marami tayong pera, pero hindi nila alam, marami tayong mga bayarin. So, 'yun na napaka-grateful ko. Yung basta nakakatawid tayo ng mga pangangailangan natin, na ibibigay natin yung pangangailangan ng ating pamilya. So, itong month nga na to, yun, talagang ang dami ng bayarin. So napaka-thankful at nakatawid tayo doon sa ating budget. Talagang iba yung pagtitipid, iba yung pagdisiplina sa paghawak ng pera. Sabi nga nila, kahit anuman laki ng kinikita mo, kung wala kang disiplina sa paghawak ng pera, wala talaga, hindi maano mababawasan ang iyong mga bayarin. So yung bayarin na, dyan lang yan parati, kasama natin yung monthly. So yun, i-ano lang natin yan, kumbaga paglaanan at paganuhan natin, pag iba yung pagsisikap. Kasi kapag ayun yung ating mga bayarin is talagang dapat i-priority natin para yun, maano natin, kumbaga yung ating kinikita is pag nababudget natin ng mahusay at talaga nalalaan natin sa ating mga binabayad. Alam nyo guys, magiging magaan. Kahit na maliit yung kinikita mo, maliit yung sweldo mo, kung nahahandle mo ng tama yung pera mo, yun, mas magaan, diba? Kasi, yun, naitatawid mo yung mga bayarin mo. Unlike yung kasi uunahin mo yung mga hindi priority sa mga gastusin mo, wala, hindi makakaano eh. Kaya napaka-thankful ko nakatawid ako this month. Sabi nga nila, kahit ang isang tao, kung sobrang laki ng kinikita mo, kahit anuman laki ng kinikita mo, kahit anuman laki ng dumating ng pera mo, kung hindi mo na i-handle ng tama yan, wala kang disiplina, wala kang disiplina sa paghawak ng pera, wala din. So yan kasi yun guys, napagdaanan ko talaga yon, yung talagang zero talaga, grabe. Yung zero talaga yung ating ano, yung ating financial na aspeto ng buhay. So yan, thank you sa apat na nandiyan. Guys, ano lang to, short ano lang naman to. So yun nga, yung ating financial na buhay is magulo, masalimuot. So yan, napaka-thankful ko kasi yung kumbaga yung wisdom kasi na yun parang yung wisdom na yun, yung sa paghawak ng pera, for me, it's a gift from ano, from God na ano, it's a gift from God na nagkaroon ka ng wisdom, tamang disiplina sa paghawak ng pera. Kasi why? Kung wala kang wisdom sa paghawak ng pera, dahil lahat ng hahawakan mong pera, wala. Matatapon at matatapon. Paulit at, alam mo yung paulit-ulit yung cycle ng ano, yung paulit-ulit yung cycle na mag-work ka sa sweldo, babayad sa utang, then ganun ulit, mag-work ka, tapos magtatrabaho sa sweldo ka, babayad sa utang. Kumbaga, parang ganun at ganun yung cycle ng buhay. Alam mo, dinaanan ko yung ganun talaga, grabe. Yung mga dalawang page ang payslip. So, yun. At hindi magkasya ang payslip. So, alam mo, matututo kayong ano pala, when you asking kay Lord ng wisdom, yung talaga iiyak mo yung talaga kay Lord. Iiyak mo talaga kay Lord yung ano na yun, yung aspeto ng buhay mo. Kasi tayong mga nanay, tayong apektado kasi pagka tayong mga nanay talaga ay apektado kapag yung ating financial na buhay is ano, magulo, masalimuot yung ating financial life. Tayo na aapektuhan. Why? Kasi tayo yung ano, yung takbuhan ni, kumbaga, pagkakailangan ng pera ng anak mo, ikaw ang bubulungan. Kapag may short na bayarin, sino tatakbuhan? Ikaw pa rin. Kaya yung ano, yung kung ikaw man may financial na pinagdadaanan sa iyong buhay, always ask for guidance, the wisdom na ma-handle, na maano mo yung financial na buhay, aspeto ng buhay mo. So maraming ano, pagdadaanan yung ano mo, yung financial na buhay mo. Pero kung talaga nakakapit ka doon sa totoong nagbibigay ng ano, blessing, alam mo, gaganda ang iyong buhay. Gaganda yung iyong financial na status na buhay. So, yun lang sa magandang buhay po sa ating lahat. So, eto guys, ang magbabantay po sa ating ngayong live is itong aking dalawang alaga rito. So, yun. Alam nyo guys, kasi small YouTubers, a small content creator, na-observe ko guys, nung